One, two, three, come on! Hello, 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 hello. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Oh my gosh, kamusta na kayo mga amigo, amiga, kumare, kumpare? Ano ang balita dyan sa inyo? So ako, eto, nako, nakakaloka. Dumadami ang virus ngayon dito. Pumapalo kami ng 2,000 per day. Ay nako, dati wala na siya. Ewan ko ba, ba't nagbalik? Mukhang talagang hinahanap talaga ng mga virus ang Thailand. Nakakaloka. But, syempre, kailangan pa rin talaga ng pag-iingat, kailangan labanan ang problemang to. Kaya talaga naman, nandirito lang ako sa loob ng bahay at nakakulong. Ay nako, nabuboylog na nga ang beauty ng lola ninyo. But anyway, masaya naman ako kasi kasama ko naman si Po araw-araw. Buti pa si Po, safe-safe lang niya dito sa gilid. Saka, lagi siyang masayon. Hindi na ako niyang kay Po eh. Nagugutom pa ba Po? But ngayong araw na to, mas excited kesa kay Po ang guest natin ngayon dahil nako, hindi lang siya cute. Grabe, ang ganda pa ng katawan. But syempre, alamin natin yung istorya na ano bang merong istorya itong bisita natin. But guys, hindi ko na patatagalin. Ang nag-iisang gwapong-gwapo na naging Mr. Universe Philippines na wala nang iba kundi si Kenyo. Hello, viewers. Hello, hello. Ang cute-cute naman ni Kenyo kahit kailan. Look at fresh lagi si Kenyo. Ano ang ginagawa mo? Ba't lagi kang fresh? Ano, palagi po ako naliligo 4 times to 5 times a day, literal. Naliligo ka ng 4 times, 5 times a day. A day. Ang gastos mo naman sa tubig. Ako, naliligo ako sa umaga, tapos sa gabi. Dalawang beses lang. Siguro kapag ginawa ko na yung 4 times, oh my God. Sobrang ganda ko na nun. Nakakaloka ka. Ayoko naman yung sobrang ganda. Gusto ko naman yung medyo maasim-asim ako. Siyempre ba masama kami, nagbebenta ako ng sabon, gumagawa kami ng sabon, eh. Ang dami naming variants, kailangan kong itry lahat. So, no, yun, so yung sabon na yun, kuskus ka ng kuskus? Mm-hmm. Yun, ako anong nangyayari pag gumamit ka ng sabon? Pag gumamit ako ng sabon, anong magyayari sa akin? Gaganda ba ako ng bonggong-bongga? Ayun kasi, bago na kami labas sa market, syempre, kailangan, ako mismo yung unang makakatry. Kasi ayoko mapahamak yung mga customers ko, yung may complaints. So, basically, yung skin type ko kasi, hindi sensitive. So, yun yung ano, yun yung unang trivia ko kayo sa show natin. Mahilig akong maligot, mahilig akong magsabon. Wow! De, ang bango-bango ni Kenyong everyday. Kenyong, ba't ang cute-cute mo? Actually, mama, I don't find myself, hindi sarcastic, pero I don't find myself talaga na attractive or cute or good-looking or what. Pero totoo yun. Minsan, GGSS ako sa selfie ko, pero naghahanap talaga ako ng angle na kung saan ba talaga ako cute, saan ba ako guwapo. Parang ganon. Kasi feeling ko struggle sa akin makahanap ng cute or good-looking na angle. Di bali, Kenyo, huwag kang mamroblema kasi ganyan pa lang ay cute na cute ka na talaga. Parang si Poo. So yun, Kenyo. Siyempre, ang usapan natin ngayong araw na to ay about you. Ano ba yung mga sekreto ni Kenyo? So, i-reveal yan lahat dito. Nakapatay ka, Kenyo. Mag-ingat ka. Eto na, unang tanong ko, kamusta naman yung experience mo nung kabataan mo? Kamusta si Kenyong? Sino ba si Kenyong? Saan ba galing si Kenyong bago napunta sa Maynila? Ganito po yun. I'm living a simple life in the province. At the same time, nung bata kasi ako, madalas akong siguro nabibiyayaan that time, especially nung nasa abroad pa yung tatay ko. Kasi alas lahat ng gusto ko, nabibigay, mga ganun. Hindi naman ako spoiled, pero blessed lang during the earlier years of my life. Tapos, nung, so, yung anak ka lang, Kenyong? Ako po yung panganay. Ako yung panganay. Kaya lahat ng attention, sa akin lahat nauna yung attention. Kasi panganay. Panganay, at saka panganay na ako sa mother side. So parang, syempre, lahat ng attention nasa akin nung bata ako. So, pero parang during the earlier years, masasabi ko na thankful ako kay Lord na naranasan ko lahat ng naranasan ko the earlier years of my life. And then, yun nga, elementary ako noon. Alam nyo, hindi talaga ako seryoso sa pag-aaral. Hindi ako nakatutok. Pinapabasa ko ng nanay ko, pinapagawa ko ng assignment ko, mga ganon.
Tapos, ginagawa ko lang. Tapos, nag-honor ako noon. Tapos, nung nag-honor na ako, consistent ako second or first. Pinapressure ako ng parents ko na alam mo yung that time ng earlier years na na, oh, nagsa-second honor ka na, dapat mag-first ka, dapat mag-ganito ka. By demand. Hindi ko naman sinasadya yung mga sabi. Hindi ko naman sinasadya na nag-honor talaga ako. Hindi ko talaga, alam mo, hindi talaga ako yung bata ng palabasan ng libro. Kasi mahilig ako sa laro. Mahilig ako sa Power Rangers, sa katutok ako sa TV, madalas. Eh, mga favorite ko. Anong laro yung gusto mo noon? Yung laro ko po noon? Mahilig, kasi nasa ano kami, Bukirin. Yung mga takbuhan, yung mga hide and seek, yung mga ganun na laro. Kami. So, talaga ako nasa labas. Kaya sobrang itim ko. I mean, yung bilad na bata sa labas, ganun yung ano, itsura ko. Tapos payat na payat, ganun. Ayun. Ah, payat ka pa nun. Sobrang payat ko. Nung kabataan ko, sobrang payat ko na sobrang itim. Ganun yung bata ko. Pero maraming nagkakagusto sa'yo noon. I haven't felt that pa noon kasi nung bata ako, nung elementary days mama siya, parang wala pa yun eh. Nasa playing stage ka pala ng buhay mo eh. Yung childhood ba, yun yung nandun yung focus ko. And tsaka ano noon, nung bata ka sa room mama siya, alam mo sa barrio kasi, ang hilig namin na ano, diba? May mga barka-barkada sa lugar is, yun yun, laro, labas. Walang, unlike ngayon, yung mga kabataan na wala pang kausap sa text, wala kasing text noon or what. So, we're just living our life to the fullest outside. That's more on physical activities. Mga ganun. Parehas tayo. Ako din mahilig din ako makipaglaro sa mga lalaki. High school ka na. So, yon. Ano ang nagbago kay Kenyo nung high school? Ay, elementary from high school. Yung MMP na naman, pag-MMP ito, nung nag-high school ako, biglang bumaliktad yung ano namin, yung situation namin. From financially blessed to financially struggling family. Kasi meron kaming sakit sa mata sa lahi ng father side ko. Halos lahat sila magkakapatid may sakit sa mata. And alam natin na hereditary pa rin sakit sa mata, sakit sa puso, diabetes, mga ganyan na sakit. Namamana siya. Eh yung tatay ko yung may pinakamadalang situation sa mata. Nagtrabaho siya sa Saudi for more than 20 years, working as electrician, head electrician of Kado Construction Company. So, na-expose siya sa mga maiinit, and lumala yung mata niya. Pag-upload siya dito sa Philippines ng grade 4 ako, so hanggang sa high school ako, even nung high school ako, trinay nilang i-revive yung mata niya. Although, nakakita pa naman siya, pero i-ano lang, wala pang LASIK noon eh, wala pa yung LASIK, more on surgery. Sa surgery, ganyan. Gumastos yung family namin ng sobrang laki. 3 months siya dito sa Manila, nag-ano siya, nag-ayos siya ng mata, pero hindi gumaling. Marami kaming napundar. Marami siyang napundar, pero nawala rin. Tapos, yung akala ng tao na mayaman kami, well, hindi talaga. Sobrang dundi. Kasi, hindi kami well off. Blessed ako nung unang years ng buhay ko. Pero hindi kami well off. Tapos, sumakit kami sa lahat ng side namin utang. Kahit na pagkain, allowance. And I was studying in St. William's Institute, so private school, Sister School of St. Paul. So medyo mataas yung tuition fee noon. And I was just so thankful na naging scholar ako. So sagot ng gobyerno yung 60% ng tuition ko. Pero may 40%, mas malaki pa rin yung 40%. Ginapang talaga ng nanay ko eh, kasi gusto niya St. William's ako mag-graduate. At the end of the day, yun yung pamahala nila eh. So, naranasan ko nung high school ako, wala akong pang-project, pang-print sa computer. Kasi wala kami computer noon, mga ganon. The times, yung struggle na hindi nyo akala na nakikita nyo ako ngayon ng pinagdaanan ko siya talaga. Na naiiyak na lang rin kami na yung 20 pesos na nabaho namin, hindi yung kasha, syempre. Pahit pangkain, pangmapamasahe, mga ganon. I understand. But Kenyo, may tanong ako. Dumating ka ba sa punto, ayoko na mag-aral, magtatrabaho na lang ako? Alam mo, Sam, ito naman yung naging mindset ko during the time na struggling ka. Whatever happens, kailangan ko mag-graduate. Never pumasok sa isip ko ng pumigil sa pag-aaral. Never kung
never kong sinabi na ay ayaw na na mag-aral dahil wala kaming pera. I never said that. And I never put that in my mind. Yun rin kasi yung, kasi naniniwala kasi ako that time, as early as that, na I look at my parents, they were not, both of them were not graduates of any course. But my father lang din na good job kasi. So, he had earned a lot of money, nakapupunta siya. Nanay ko, third year high school lang tapos. So, sabi ko, ayokong ako, in the future, wala akong panghahawakan na professional attainment. Kaya yun yung naging inspiration ko. Kasi, I look up to one of my titas, siya lang yung nakagraduate sa lahat ng side namin, father side and mother side, na nandun, nurse siya, naging company nurse sa Pilipinas and all and like that. Although, hindi naman siya ganun earning as na much, but wherever she wants to land on na job, kaya niya. Meron siyang, meron siyang pinangahawakan. So, yun. Ang ginawa ko, Mama Sam, na trivial is that during the earlier years ng high school ko, doon kasi na-discover na marunong ako kumanta during nung nag-practice kami ng street dancing. Diba? Street dancing tapos pagkanta. Kasi yung coach namin sa street dancing was a former finalist in Star in a Million. So, mahilig siyang kumanta, kumakanta siya ganun. Ako, yung father side ko kasi mahilig kumanta. Tapos, kumakanta rin ako sa VHS noon, pero pinapatigil ako kasi sintonado talaga ako noon, nung bata ako. Hindi ako gifted. As early as elementary days, hindi. Pero gusto ko. Gusto kong kumanta. So, kumanta ko na kumanta ng kumanta ng kumanta sa VHS na hindi ko alam. So, during nung nag-practice kami, lunch break noon, kumanta yung coach namin. Kumanta rin ako sa bahay. Sabi nila, sino kumakanta? Ah, ako pala yun. Ako pala yung nila, narinig nila. And then, nung pumunta sila, marunong ka pala kumanta. Sige nga, kumanta ka ulit. Pinakanta nila akong pinakanta ng Martin Rivera. At ang una kong kinanta kasi was kahit isang saglit. Kasi palagi ko siyang narinig sa mga patay, di ba? Sa para sa mga teleserye. Ba't naman sa patay? Diba, yun kasi, yun kasi yung kanta narinig ko yung kahit isang saglit. Para sa funeral song, gano'n. So, pinakanta ka sa patay. Mamaya, masaya makawento ko yun. And then, and then after nila na ako ma-discover na marunong akong kumanta, my first ever singing contest sa loob ng school, nanalo ako as grand champion. And doon na nagsimula na kumakanta. Hindi man ganun kalaki yung yung kinikita. Nakakapulong naman siya sa expenses. Okay, good. And then, after nun, na-discover kang kumanta, meron bang mga lumapit sa'yo na, gusto mo ba maging singer? Minsan ba pumasok sa utak mo, gusto ko mag-artista? Pinangarap kong sumali ng Star in a Million. I really wanted to join Star in a Million na ABS-CBN. Oh, ba't hindi natuloy? Ganito yan, Mama Sam. Wala lang Star in a Million noon, PDA na yon, Pinoy Dream Academy. So, nag-audition ako ng Pinoy Dream Academy. Yung audition kasi sa Ilocos, alam natin yon. Ngayon ko na lang nalaman ngayong nandito na ako sa Manila kung ano talaga yung behind the scenes ng auditions. So, alam na natin yon. Pero humarap ako sa mga judges and all. Pumasok na ako sa, I guess, sa second cut ng audition sa Ilocos Norte. So, pero hindi ako tumigil. December 2009, nag-audition ako ng Pilipinas Got Talent. That was for the time of Marcelito Pomoy. Buti na lang hindi ako pumasok kasi nakakahiya. Tatalonin lang rin ako ni Marcelito. Yung video ko nasa YouTube. Kinanta ko noon is Ikaw by Martin Rivera. Yun, nag-audition. Yung auditions ko sa singing contest during those times, kasi gusto ko talaga ng maging artista rin. Na kumakantang artista. Kasi pangarap ko mag-perform sa ASAP stage at saka Araneta, kahit 3 minutes lang. Kahit 3 minutes lang sana ibigay yung sahay sa Araneta or ASAP stage, happy na ako. Yun yung pinaka-pangarap ko sa performer. And then, hindi natuloy. So, siguro hindi talaga meant to happen. And then, nagkaroon ng singing contest na nationwide sa Ilocos Sur. And I was college student that time. And nirepresent ko yung town namin. The first year, grabe, pumiyok ako nung semifinals kasi brokenhearted ako nun may pinagdadaanan ako nun, umiiyak akong kumakanta. Tapos, ang sweet ng family ko, kasi from Ilocos, from Candon to Magsingal sa Rungtad, 2 hours yun. Surprise pala nila ako, nandun pala sila sa audience.
na hindi nila sinabi sa akin. Pero yun yung nakita nilang performance ko. Eh, parang nasad ako. So, sumali ako sa second year. Sa second year, ang pangarap ko lang maging grand finalist. Gusto ko lang maging grand finalist. Ang baba lang ang pangarap ko. And so happened that during that time, judge namin si Ryan Kayabyab. Grabe, Mr. Sinayan. Eh, gusto ko maging ano eh, sa national, ganyan. Tapos si River Maya, nandun rin. Si Mark Cuetas, Asqueta, basta yun, si Mark. So, ang ganda ng production, it was a two-month singing contest. 2 months yung lahat ng activities. Nililibot namin buong provincia. Ang ganda ng ano, ang ganda ng managiging ranking ko, ganyan. Nagulat ako na umabot ako sa top 5 na finalists. Out of 30 plus, mula nung simula. Parang Star Million rin siya, Mama Sam, na nagtatanggalan every episode. Ganon. Eh, nung sa top 5, ako lang yung lalaki na nakapasok. So, kasi syempre, alam mo, ang babae, birit lahat yan. Birit ang birit. And then, nung interview ni Mr. Ryan Kayabyab, kasi, eto, nakakatawa rin, fun pa. Yes, talang vegan yun, umulan. Sa first round. First round ng grand finals namin. So, inumay namin yung show kahit umulan. Pero tinapos lang namin yung first round. So second round, umaga na. Kinaumagahan na yung second round. So yung first round, okay, nung pumasok na yan. And then na-interview kasi si Sir Ryan Kayabyab at night. At night ng Bomborado. Narinig niya ng lahat. So, sabi niya, eto, dito ako nakinilig. And up to now, dala-dala ko pa rin siya sa puso ko. If only I could get someone going back to Manila, gustong-gusto ko yung si yung lalaki na kumanta ng timbre ni Martin Rivera. So, sabi ko nun, doon pa lang okay na ako, parala na ako. So, kasi top 5, sabi ko grand finalist kasi mga top 10 yan eh. Happy na ako dun sa top 10. Eh, nag-top 5 pa, bonus na yon. So, nung kumanta ko na pinumagahan, sabi ko, yung mindset ko nun, wala akong pakialam kung mananalo ko hindi. Gusto ko lang talaga makanta yung This Is The Moment. So, kinanta yung This Is The Moment. So, yun, naglanda ko third runner-up, pero masaya pa rin ako kasi yun, na province wide. So, yun yung part na hindi alam ng mga tao sa akin ngayon. Kung kakanta ka ngayon para sa akin, anong kantang kakantahin mo? Chorus lang. Yung maliit okay lang, sitting linya. Siguro, mamasan kung kakanta ko ng ano sa'yo ngayon, is kasi sobrang thankful ko na nakilala kita, naging kaibigan na dito sa industriya. Mm-hmm. Yung kanta ng base rin doon na kinanta yung Nikki. Thank you. I'm going to because of you. Yun. Ang cute naman. Ayun. Kinilig naman ako. Charing. Thank you pa lang yung sinabi mo. Parang. Okay. So, yon. Kung a-acting ka, kung halimbawa may nagpa-audition sa'yo, paano ka mag-audition? Example ng acting mo. Kasi napanood kita sa TikTok, nag-a-acting ka doon. Eh. O, umacting ka ngayon. Pakita mo yung talent mo. Trigger rin to. Nung nasa Dubai ako, meron kasi isang pageant media group doon sa social media base. Alam, nakita mo naman kung paano yung mga taga-Dubai naggumagawa ng video, mamasang, di ba? Mm. Yung mga skit-skit, mahilig sila doon. And then sa isang group doon, nasali ako, tapos meron akong isang show doon na na-upload. Ano yun? It was an audition, 2 minutes, gatake lang sa 2 minutes, umawa ko na eksena, walang script, patuhan ng linya. Pero nagiging problema ko kasi mata ko. Yung mata ko sobrang liit, yung emotion niya, hindi niya napuportray kung galit, kung takot, or ano yung emotion. So, guys, hindi ko talaga alam mag-acting eh. Hindi, dali na yun. Parang, kailangan mo ba yun? Sige, yung sa sexy, ano? O mahal mo ako, kaya mo ako kailangan. Ano kayong magiging acting ko? Junjun, nasan si Junjun? Ganon. Ako pa acting mo ako, bigla ako a-acting eh. Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O mahal mo lang ako, kaya mo ako kailangan? Oh. Ayun, gusto ko yung sinabi ni ni Piolo. Anong sinabi mo? I need an explanation. I need an acceptable reason. Yan lang naman ang tingin mo sa akin eh. Tagahanda ng kape mo. Tagasuot. Ganon. Ang galing-galing naman. So, yon. So, nakailang girlfriend si Ken? 7. Ang dami naman. Hindi kasi, nung college,
Yung college ka. Maraming babae nagkakagusto sa'yo. Ah, eto, nung college, ano, karamihan ng naging kalilasyon ko, naging, ano, Miss University. Okay, so bakit, ano, sino ang pinakamatagal at bakit nagkahiwalay? Ah, siguro yung pinakamatagal yung same course ko sa accountancy. Miss University siya. Tapos, ayun lang, nabuntis siya eh. Nabuntis siya. Pero wala na kami. Nabuntis mo siya? Hindi. Hindi ako kamusta. Pero wala na kami noon, actually. I guess, 1 year nang wala kami noon. Pero during that time, kasi nasa review na ako. Nabuntis siya ng namin. May nakikita akong batang daladala mo dito sa social media, sa Facebook. Ano to? Anak mo to? Ah, hindi. Pamangkin ko yan. Wala pa ka si Kenyong? Wala. Sa pagkakalam ko, wala pa. Wala pa naman. Ay! So, ba't parang meron pang pagkakalam ko, wala pa? Siyempre, may mga activities natin na hindi nasa mga sam na ano. Mm-hmm. Pero alam mo, wala pa. Oo. Oh, yun. Sa gay relationship, madami bang mga nagpaparamdam kay Kenyong? Mayroon ka ba naging gay relationship? Sa relationship, Mama Sam, to be honest with you, ano kasi ako todo bigay ako. So as much as possible, ayoko na ng, ano mo yun, yung joke-joke lang, yung good time, good time. Kasi emotional akong tao eh, madali akong masaktan. Akala ng tao napakatapang ko kasi sa pageantry, di ba? Napakatapang ko, napaka-noble spark ng salita. Ba't kabaliktaran yun ng totoong personality ko? To be honest, kung kakilala niyo ako, naka-close. Sobrang deep ko. So, ngayon, after my last relationship, siguro sinasabi ko nga, if ever I'll enter into a relationship, yung ano, for marriage na. Kasi, takot na ako. Kasi kung dati, syempre ba ko, nagkakamali rin naman talaga ako. I'll be honest, nagkakamali rin naman talaga ako noon. And, siguro, yung maturity level na reach ko na, too late maybe, at my age too late, pero not yet late na to realize. Gusto mo magka-baby? Very, very soon. Gusto mo na very soon. Kasi, okay, gusto ko yung baby. Gawa tayo. Ito na, Kenyong. Siyempre, sumali ka ng Mr. Philippines. Paano ka naman napunta doon? Ganito yan. So, ito yung gusto kong malaman. Buti Mama Sam, pinanakan mo ko sa channel mo. Kasi, paano ka napunta doon? From singing, pumunta ka sa Show Your Body. Kasi, restaurateur ako. May restaurant ako sa Ilocos. Yung business ko na yon is it started from a small beginning talaga. Kinakwento ko naman palagi kahit sa interviews ko sa TV, nakakwento ko paano simula. And then, I have this friend who passed away na, si Sir Maki. Patay na siya ngayon, may rest in peace. Siya yung ano eh, siya yung parang PR and communications ng Gentlemen of the Philippines or GCI. Gentlemen of the Philippines Charities Incorporated. Sa IG, nagpa-follow ako sa IG kasi mataba ako. Kailangan ko ng mga inspiration. During that time, ang lumalabas sa IG feed ko was si Andrea Biondo. He was the first Gentleman of the Philippines Grand Winner who represented us in Mr. Universal Ambassador. So, ang ganda ng katawan, ang Filipino, ang Italiano. Sabi ko, parang gusto ko rin ng ganyan kasi nabubuli na ako mataba. Tapos may yung kung nakita niyo yung cover photo ko sa Facebook ko, yun ako noon. Tapos, gusto ko rin ng magpapayat. So, nagtatanong ako doon paano magpapayat. As in, pinipm ko talaga yung account nila kung ano yung paano yung gagawin, kung ano yung exercise. Tapos, nakausap ko sa Sir Maki nga, nasabi niya, can we meet yun Ilocos pagpunta namin? Kasi, naghahanap kami ng mga makakausap ko kasi magkakaroon kami ng international pageant, yung Mr. Tourism Worldwide. Doon nagsimula yung sadigan. Kailangan namin na makausap, i-sponsors, and all like that. Sige po, i-meet yun po ako. So, pumunta sila ng Ilocos, minute nila ako. Sponsor lang ako noon sa Mr. Tourism Worldwide. At saka nag-judge. Nag-judge ako bilang sponsor. So, dinala ako sila sa tourism department, sa mga iba't ibang connections ni Ilocos. And then, nakikita nila ako noon. Pero ano pa lang, nagka-cut pa lang ako noon, nag-jogging pa lang ako. Hindi pa ako nag-gym talaga. Sabi nila,
So, isumali ka kaya sa ano, sa Gentlemen of the Philippines this 2017. Eh, December kasi yun nung mamasabi. Sabi ko, parang wala po ako. Mag-i-take ko eh, 5-8 lang ako. Yung confidence level ko mababa. Oo, parang sabi ko, parang mahirap po. Tapos sabi ni Sir Paul Simira, yung designer ngayon, sabi niya, sige, pagbigyan mo yung sarili mo, i-develop mo, mag-gym ka and all, magpakita ka sa amin sa audition. But before the audition, audition kasi is August, mag-usap August 1, audition nun. But before the audition, medyo na-achieve ko na yung katawan ko. May, ano na, March pa lang, April pa lang ng 2017, medyo may cut na, medyo maganda na yung katawan. Tapos, yung mga kaibigan kong photographers sa Ilocos, ni-invite ako for shoot. At hindi pa ako marunong sa shoot kasi first time pa lang. So, ayun, shoot. Tapos, in-invite ako ni ibang photographers sa Manila. Tapos, may isang picture ako, yung na-upload na cover photo ko, nag-trending sa Instagram. Kahit yung mga artista, si Kiraiseli, sino pa ba yun? Si Kuya Kim, Machenza, tsaka yung mga ibang artista. Kasi nag-comment, tsaka nag-like sa photo ko na yun. Hanggang sa maraming photographers na in-invite ko. Ano tong photo na to? Nakabreak ka na? Yung mataba ako, tapos yung comparison ko na nag-selfie ako. Ah, nagano. Ah, okay. Tapos, ano mga sa that time, parang akong shoot, and then naglabas ako sa Facebook. Hindi ko in-expect na nakita ng organization yon ng gentlemen. Sabi na, oh, pwede ka naman pala na, ganyan-ganyan. So, after that, pero feeling ko naging confident ako ng konti. Sabi ko, if ever sasabak ako sa pageant, gusto ko manalo na agad. Ayoko kasi ulit-ulit. At saka gusto ko handa ako. Para one time. Oo, para one time. So lahat ng aspeto pinaghandaan ko yan. Talent. Siyempre, sa talent, alam na ng lahat ko, anong gagawin ko. Sa wardrobe, lahat ng designers na nakilala ko sa Ilocos, nagbigay tulong. Sa Q&A, feeling ko naman kaya kong gawin yun. Parang ganoon, mga Sam. So, nung nandun ako sa screening ng August 1, eto yung hindi inilalam kasi ini-issue nila ako mamasam na bumili ako ng crown tsaka bumili ako ng placement. Dumaan ako sa process. Sandali lang, ang sinasabi nila bumili ka ng crown. Ba't mo bibili yung crown? At tsaka first runner-up lang ako ng national. Paano ko bibili yung first runner-up placement? Tapos, sila nag-issue na ito sa'yo? Marami. Ang dami nila. Sa pageant industry, marami. Para saan? Bakit? Kasi nga daw, may isang activity kasi kami nung pageant, Mama Sam, na dumaan kami sa resto for dinner. Kasi galing kami ng pagod-food. Pero I don't see anything wrong na dumaan sa resto sa from pagod-food. Kasi di pa kami kumakain ng dinner that time. Bago umuwi ng Manila. So, kumain kami doon. So, feeling siguro nila na, alam mo yon na sinuswala ng organization and all that in the life. Pero dumaan ako sa tarong proseso, yung mga grand winners na iba. Hindi ka pero itanong ako kayo, maputol kita dito sa pausapan na to. Alam naman natin, pag pageant, meron talagang maliciosong mga pangyayari. Dumaan ka rin ba sa ganun? Na-experience mo rin ba yun? Within the organization, hindi. Pero outside the organization, maraming gustong gumawa nun. Ah, okay. So, parang yeah, lang. Kasi, syempre, yung ibang tao kasi, syempre, kung mag-isip, hindi natin alam. Pero, mas maganda namang galing sa'yo. Tapos, ito yun, Kenyo. Syempre, pag-uubad din ka, kailangan naka-underwear ka. Yung first na experience mo na sinabi nila, ubad ka, anong unang mong naramdaman? Nung audition kasi yung first experience ko na mag-ubad, sarap ng maraming tao, pamasama. Na-experience mo na? ng evolution ng katawan ko. And nung nag-ubad ako kasi that time, hindi naman yung bastos na pag-ubad sa harap, sa side, na naka-swimsuit na, naka-swimwear na. Kasi we were required to wear own swimwear. Hindi ako talaga nag-brief, swimwear talaga yung suit ko. Walang brief yon sa inside? Walang brief yun sa inside. Pero yun is, wholesome kasi gawa ni Pegaro swimwear. So, kailangan ko siya. So, nagsuot ako noon. So, yun. Parang handa naman ako sa mga ganun na instances. And, handa lang saan ka handa sa pakita yun sa katawan mo? Halimbawa, may nag-offer sa'yo ng sobrang mahal. Tapos, sabihin ko, kuha na kita ng shoot. Kaya mong mag-mute talaga. Actually, Mama Sam, nung pageant days, ang favorite photographer ko kasi up to now, si Neil Santiago. Meron kami dapat gagawin ng nude shoot. Kaya lang, pinigilan ako ng mga kaibigan ko sa organization kasi syempre, nalaman pa lang ako. Kaya ko mag-nude shoot. Ganun ako katapang sa ganun. Hindi ako perfect sa skin and sa body, pero kaya kong maging daring. A
ako din, kaya ko din maging therapist. Lalo na pag ikaw yung kukuha sa akin, I go na! I don't know, siguro yung maturity din. Ano yun yung maturity? Oo, oh, nakaubad na ako, lakad-lakad ako dito sa bahay namin eh, pagkatapos ko maligo eh. So yung photoshoot pa kaya na parang, ito po, di ba? It's part of art. Mm-hmm. Oh yeah. Pinaghirapan mo yung katawan mo. It's not boosty. It's inspiring. Yes, people. Yes. At ang sura ka naman. Yun naman yung bottom line, yung bakit mo pinapakita yung katawan mo. Hindi ka nag-iayabang. Kung mataba ka nun, pangit ka nun, kaya mo naman gawin eh. Kinaya ko nga eh. How much more sa kayo? Bigyan mo lang ng time and effort. Ganun na yung message nun. Yun yung message lang ng ganun na art. Okay. O, pagkatapos, ito na, pumunta ka na sa international pageant. Ang kumusta yung experience mo doon? Kwento mo naman, ano ang mga nangyayari doon? Meron ka bang kandidata na, kandidata ka po mo, kandidata na parang feeling mo may gusto sa'yo or may ganun ba? Ganito yung sa international pageant ko kasi mama sanay. So, I was already out of the organization sa national pageant ko noon. I was assigned by Sir Ferdinand Lebrejon, my national director kasi handpicked na ako noon. Because bottom line, it's like Samantha Bernardo. My only dream is to wear Philippine sash. I have no other dream. International, being an international winner is not really a part of my dream. Bonus na lang yun. Happy na ako na nakatong-tong. When I was there, eto sa Suburna Boom, pagbaba ng mga pili ng mga ibang candidates, agad nilang hinahanap, where's Philippines? Alam mo yun, where's Philippines? Iba talaga yung Philippine sash. Hindi ko alam kasi dito ako sa Pilipinas noon, prior to paglipat. So, akala nila sa babae lang puso yun, yung mga pasapasabog shoot. Ganun rin ako noon dito sa Pilipinas, mga sa very visible ako. Sa lahat ng pita, pageant group, mga ganun. Very visible ako noon. Tsaka handang-handa kasi nakabangko kasi ako ng mga shoots dito sa Pilipinas. So, yun. And then, when I was there, I thought of ang international pageant is mas madali siya kaysa sa national pageant sa Pilipinas. Mm. You know why? Kasi doon, hindi ganun yung level ng competitiveness ng lahat ng tao. Doon, hindi sila gigil, manalo, lahat. Unlike sa Pilipinas, lahat gigil, manalo. Kahit yung makeup artist ng kalaban mo, gigil, manalo. At gigil sa'yo. Doon, hindi. Sa international. It was just more on parang, ano lang siya, bakasyon. To be honest talaga, the whole duration of the pageant, hindi ko naramdaman na nasa pageant ako. Until finals, nangatog ako nung after ng ano, introduction ng sarili. Grabe yung nanginig-nginig. Yung hindi ko naramdaman ng national pageant, naramdaman ko dun sa stage. Sabi ko, parang nagagano yung kamay ko sa likod. Merong trivia yun. Si Switzerland, pasaway. Bawal nga alam. Meron siyang tumbler. May vodka. Ginom kong daming dalawa yun. Kaya lasing kami ng pageant para maging matapang lang. O inunong ko yung kalahati na yung kalahati. Ayun, naging matapang ako. Free flow. Wala, na-enjoy ko na yung stage. Pero yung tanong mo mamas ako on that part, wala akong naramdaman na ganun. Kasi, hindi to plastika na. Kasi yung sa international kasi, ang daming shoot, ang daming ganap. Wala kayong time para sa sarili nyo. Alam mo yun? Ang isip pa ng ganun. Wow, parang pagdating mo palang sa room, change agad, labas agad. Tapos, eto pa yung sa amin kasi may judging sheet every time na paglabas namin. 20% yung outfit namin every time na lumabas kami. So, kailangan talaga nakafocus ka sa sarili mo, sa wardrobe mo. So, yun. Parang walang ganun. Doon. Pero sa national, meron? Sa national, possible pa. Bakit? Sa national kasi, tawag nito, may mga, hindi pala yung, hindi pero hindi candidates. Mga outside. Pero may tanong ako sa'yo. Tingin mo ba, kadamihan ng mga sumasali sa main pageant is gay or bisexual? Ano opinion mo? That's the common connotation and common na sinasabi ng lahat ng tao. But I think, who am I to judge and who am I to declare? Kasi, for me, yung experience ko at saka yung experience sa ibang tao is different. This is not an answer na place. Who are we to judge the people if he identifies himself as straight or if he identifies himself as a man? Who are you to tell him he's bisexual and who are you to tell him he's a gay? True. I agree.
And then, question ko sa'yo, after nang sumali ka sa international pageant, marami bang mga gay na lumapit sa'yo or gusto kang magbahay, may mga ganun pa? I received a lot. I'll be honest. Pero ganito kasi ako sumagot noon, nung bata-bata ako. Sinakala ko, sinasabi ko. Suplado ka pa noon? Hindi lang ako suplado. Mataray pa. Sabi ko, I have three cars. I have three restaurants. I'm an officer of the bank. I can feed myself and my family. I can buy all I want. Palagi kong nire-reply yun. Bakit? Kasi during those times, totoo naman kasi, I'm earning more than what I need. And I have everything that they promised me, bibigyan ng car. May tatlo akong kotse, bibigyan ng negosyo. Meron akong tatlong restaurant. May career ako sa bank as an officer. So parang, bakit mo ako sisilawin sa pera? Nakaya ko naman. Exactly. Yun yung... At ito na lang sasabihin ko sa'yo, ibibigay ko ang pagmamahal mo. Ibibigay ko ang puso ko sa'yo, Kenyo. Pamayag. Pwede pa yung mga ganun na lines eh. Mas okay ko magalan na lang sa akin eh. Yun yung, ganun ako noon, mga sabi, honest, medyo mayabang. Kasi para namang ano kasi, di ba, parang ino-offer na, para ka na nilang binibili. Para ka nilang ino-offer na, parang hindi ka namang callboy, hindi ka namang prostitute, pero kung i-offer nila, parang kulang na lang eh, anong feeling naman nila sa'yo? So may dignidad ka naman, kumbaga. Ako, I understand. Sa akin nga, kung may nag-offer ng ganun, pinatanggihan ko. Pero wala naman nag-offer. Kaya sabi nila mayabang ako kasi ganoon talaga ako nung mamasang. Totoo yun. Sinasabi ko talaga yun. Pero are you willing to make relationship to same sex? Right now, sa nandito ako sa mundong ginagalawan natin ngayon, I'll be honest, this has, it's not conformity with the general acceptable principles of people. It's more on understanding the situations. And right now, if ever that time comes, I'll be honest to myself. I'm not closing anything and I'm not really judging people. Kasi, alam mo, Mama Sam, ang dami kasi nasasabi na eto ako, ganito ako. Eto lang gusto ko. Naging totoo. Pero at the end of the day, hindi naman pala napaparindigan yung sinasabi. So, mahirap kasi magsalita ng ganun. Exactly. Yo. Kasi ang mga tao kasi, ano yan eh, para silang, ang bilis lang mag-judge. Pero hindi ka naman nila kilala. Diba? So yun, para sa akin, ako, kung saan ka masaya, doon ka. Ako, tulad ako, masaya ako sa kung sino ako. At I'm, ano naman ako eh, yung parang, kumpleto naman yung pagkatao ko eh. Hindi naman yung kailangan maging basketball player ako para lang masabi ko na, oh, eto. So, ako, marunong ako magmahal at tumatagal ako sa isang relasyon. Yung gano'n. So, hindi importante dyan kung sino ba yung naging karelasyon mo, ano ba yung naging karelasyon mo. Ang importante dyan kung gaano ka naging katotoo doon sa naging karelasyon. Correct. So, yon. So, after ng pageant, kamusta naman si Kenyong ngayon? After ano yung mga na-achieve mo na mas tumaas pa ba yung level mo? Grabe pa yung mas yung tingin sa'yo ng tao? Somehow, merong time na sinumpa ko yung pageantry. Kasi... Pinagsisihan mo? Pinagsisihan ko. Because hindi 100% mamasama. There was a time. Kasi sabi ko sa sarili ko, ang saya ng buhay ko, I have my own career, I have my own businesses. And tahimik ang buhay ko, walang bashing, walang nangungunta sa social media, whatever I post, hindi ako minamata ng tao. And then, there comes my ultimate hater, si, tago natin sa initials na R, alam mo naman yon na ongoing rin yung pagpapail ko ng kaso, kaya lang close yung court until May 14, pero tutuloy ako doon. And, yung pag-degrade sa akin sa social media, yung depression level na naramdaman ko, yung pagtatawa, yung ginawa kong katatawanan, yung, alam mo yung wala nang response. Bakit nangaway ka nila, Kenyo? Hindi ko maintindihan. Nice yung naman si Kenyo. Yung sa kakasuhan kasi, yung kakasuhan. Ah, okay. Ano yun? Tawag na ito, that was 2017. He was a supporter, actually. Paglabas pala ng picture ko sa screening, pinusta niya picture ko sa Twitter eh, na
let's go Ilocos Sur. Proud na proud pa sa akin, ha. And then he offered me an overnight in Air Condo, which I turned down. I turned him down many times. Bakit? Hindi ako ganun. Hindi ako pokpok. And I don't have any bad thoughts of sa mga pokpok, but it's mine for myself. At saka hindi ako pumapatol sa mga ganyang offer. And then he hated me so much na he created his own group just to bash me kasi naban na siya sa lahat ng pageant sites, pageant group, dahil sa pagbabash sa akin. Yung depression level na binigay niya sa akin, sobra. Sobra. Na-depress ka noon? Sobra. 2017, 2018, up to now, binabash niya ako. Gumagamit nga siya ng mga dummy accounts and all. So, pinapersuade niya yung mga pageant fans against me. And syempre, may mga iba talaga, naniniwala talaga sila sa kanya. But, sabi ko nga, yun yung sinasabi ko na nagsisisi ako. Na, in a way, nagulo yung privacy ko. At nagulo yung mindset ko. On the second thought, thankful ako kasi meron ako mga iba't ibang businesses like franchising, business. Nakilala ako from different, from Biga to different parts of the Philippines. Nagkaroon ako ng business even up to Cebu. So parang on that note, yun naman yun na yung maganda na itulong sa akin. May mga linkages, yun. Parang, pero ang overall impact sa akin ng pageantry, Mama Samson, I was able to pull off my platform in social media. Ang malaki yung following ng page ko, personal, hindi yung M-Pageantry sa Instagram. And hindi man siya nagbibigay ng pera. Alam mo yung... Na-monetize, Yun. Na pala nag-monetize yun? Sa Instagram, hindi nag-monetize, Mama Sam. Sa Facebook, nag-monetize. Oh, ba't hindi ka pa nag-monetize sa Instagram? Wala akong monetization sa Instagram. Hindi, mag-apply ka. Ano, walang ganun. Partnership lang or may ipopromote ka lang na brands. Mga ganun. Okay. Anyway, so yon. So, pinagsisihan mo minsan na sumali ka sa pageant, minsan naman parang hindi din naman kasi marami din naman na ipulong sa'yo. Pero ang tanong ko, Kenyo, ano ang mga natutunan mo sa mula noon hanggang ngayon? Ano yung natutunan mo sa buhay? Meron ka pa bang gustong ma-improve? Meron ka pa bang gustong ayusin mula doon sa nakaraan? Hindi ko naman i-correct yung nakaraan at hindi ko naman nababalikan yun para maano pa, di ba, ma-correct yung mistakes. Pero yung mga natutunan ko sa mundong ito, especially sa pageant world, ilan lang talaga yung totoo. Cliche, kaya sinasabi rin niya sa showbiz, cliche pero totoo to, mag-ingat tayo sa taong pinagkakatiwalaan niya sa pageant industry. Ang daming gumamit ang connection ko, ang daming gumamit sa akin financially, and I guess, yun yung isa sa mga mistake ko na hindi ko na mababalik na pwede kong matutunan ulit not to trust everyone, everybody around me. Well, you can trust someone, few ones, but not everyone around you. Maraming mabait sa'yo pag may kailangan. Even up to now, maraming kakatok sa'yo pag may kailangan. Pero the time that you will need them or the time na mas kailangan ng suporta, hindi man financial, hindi mo sila mahagilaw. I understand you. Kaya nga ako sabi ko sa'yo, wala naman akong dinidikitan. Kino-continuous ko lang kung ano yung ginagawa ko hanggang sa yung mga tao na lang yung lumalapit, tao na yung ano. Pero nandoon ako sa yung sa sinasabi mo, sino ba yung dapat pagkatiwalaan at sino ba yung hindi. Pero hindi ko na tinitignan yun kung sino ba yung dapat pagkatiwalaan at kung hindi. Andoon ako sa community na meron ako, ayun yung pinagkakatiwalaan ko, yung mga taong sumusuporta sa akin. So, I'm looking forward pa sa you, Ken, na makita ko pa yung mga activities mo. Siyempre, lumaki ka pa ng lumaki at yung katawan mo, lumaki na lumaki. So, yun. I'm looking forward doon sa kung ano pa yung mga kaya mong ipakita dito sa mundo na ginagalawan natin. And then, umaasa ako na mag-grow pa ng more. Dahil, mabuting tao ka naman, Ken. Don't worry. Huwag mo nang intindihin yung mga taong naninira sa'yo. Intindihin mo na lang yung mga taong nagbibigay sa'yo ng suporta at kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Salamat, Mama Sam. Thank you so much. Bakit naman may gusto kang sabihin bago tayo magtapos?
Ayun, guys, nakita nyo siguro yung mga naibahagi kong kwento. Hindi ko pa naibabahagi yung sa pageant media friends natin kasi sa pageant world na ginagalawan. Maraming maraming salamat kasi it may not be ano tawag nito acceptable for some that someone like me is in pageant vlogging and pageant media. But you know, in this time where we create a world where we should have an acceptance and understanding to everyone, where a world that we want to have inclusivity, I guess we don't have the right to judge anyone and to judge anyone to whatever path they want to take. And alam nyo, bago natin hilingin na maging inclusive ang bawat tao sa atin, maggawin rin natin yun sa iba. At ang mundong to, too short, ay too small for us not to hit each other and to elbow each other. If someone can grow on the same page like us, don't compete, don't hate. Let's just accept them na in a way makakatutunan tayo sa kanila, give and take lang yung relationship. I may not be perfect. You bust me a lot for some of the viewers right now. But if you're going to know me more and if you're going to be with me, maybe you'll understand where I'm coming from and maybe you'll know the real me. And sana, the social media world is not everything we see in here and not everything that people say about someone in here. So, mag-ingat po tayo sa information na nakukuha natin dito. Maraming maraming salamat, Mama Sam, because sa lahat ng tao sa pageant media na hindi ko pa nakikilala, yung closeness natin is as this. And I can trust you, my informations like this that I gave you. Na imagine mo, ang gaan-gaan ng loob ko kasi sa iyo magpapwentuhan. Yung iba kasi nakikita ko sila personal, nakakasama ko personal. But the relationship or the bond may not be like this. You know, sabi nga nila, it's good to bond with people around you or someone here beside you. But through technology, it's not impossible to be more bonded with someone even though he or she is far away. And that's how our friendship is. I believe lalago pa yung pagkakaibigan natin through the years. And salamat sa pagkakaibigan, Mama Sam. You're welcome. I like you, Ken, kasi maayos ka naman tao. Maayos kang kausap. Wala kang masyadong drama. For me, ah. And then, continues to grow up. And I will support you kung andyo dyan lang din ako. Andyo dyan din ka lang naman kapag kailangan ko yung mga guesting mo. Andyo dyan ka lang. Wala kang masyadong, oh, naku, Mama Sam, ganito. You can tell na kung busy ka o hindi. But you're always present. And thank you. Thank you sa trust. Thank you sa tiwalang binibigay mo dito sa akin.